Sa gitna ng kagubatan ng Singapore, matatagpuan ang most haunted abandoned ghost palace na nababalot ng misteryo. Ito ang Istana, Wudnyok. Bago makarating sa lokasyon, nagpatulong kami sa isang lokal dito para malukit ang gubat kung saan nakatayo ang mansyon. At nang malapit na kami, bigla namin to nakita. Sobrang bilis animoy trend sa riles, pero hindi na namin pinansin, lalo pat andito na kami. Dito na ngayon tayo sa spot kung saan nakatayo ang haunted mansion. Dito siya, sa likod ng gubat na to. Kaya tara. Pumasok na kami agad sa gubat habang may araw pa. Lagpas taon na ang ibang halaman, kaya halos di na makita saan ang daan. Dito namin nakita ang unang problema dahil mahirap tandaan kung saan kami dumadaan. Lagay tayo ng palatandaan kasi baka maligaw tayo mamaya. Habang naglalakad, nakita namin to. Ito may mga tissue. Ibig sabihin, ito yung mga palatandaan siguro. Basta tandaan mo lang yung may mga tissue. Habang papalapit, bigla kaming may narinig na boses. Sasalita. Dumiretso kami para tingnan kung saan ang gagaling ang naririnig namin. Meron kami nakitang tulay, pero kinain na rin ito ng gubat. Katabi na pala nito ang mansyon. Dito pa lang sa labas, sobrang dami na naming naririnig. Narinig mo, Michael? At nang nilapitan pa namin to, ito ang bumungad sa amin. Isang creepy at sirasirang mansyon. Mid-1800s nang sinimulang itayo ito. Pinaayos ng dating sultan ng Johor, Malaysia para sana sa kanyang pangatlong asawa. Pero bago pa tumatapos, pumanaw na ito. Guys, nandito na tayo. Sobrang creepy. Tapos pinaririnig kami na nagsasalita sa loob. Papasok pa lang kami, ito agad ang narinig namin. Kakaiba ang boses, animoy nagri-ritual ang tunog niya. Puno na rin ng iba't ibang sulat ang bawat pader nila. Guys, may nagsasalita. Dito pa lang kami sa... Shucks. Rinig mo ba? Lalo pa ngayon paggabi na, guys. Lilipat na dapat kami, pero may bigla na lang. Grabe to. May dumaang puting anino sa harap namin. Sinundan namin saan ito papunta. Pero bigla namin itong nakita. Ginawa din palang itong ospital at kuta ng mga sundalo noon. Pero binomba ito ng mga Hapon at 700 katao ang nasawi dito. At dahil sa tagal na nitong abandonado, iba't ibang elemento na daw ang namamahay dito. May nakita kaming isang maliit na kwarto dito. Parang sunog na siya, abo. Amoy sunog na gulong at merong abo. Parang abo. Bigla-bigla na lang may nag-iingay dito, pero hindi na namin pinapansin. So guys, tapos meron dito. Pang ritual lahat ito. May mga naiwang papel dito, pero di namin sigurado kung saan ginagamit to. Para ito siguro sa pagdasal. Nagamit mo na sa dasal. Tapos dito. Nakita din namin dito yung ibang pipe nila at nakakabit pa. Dito pa yung mga pipe nila. Grabe. Paglabas namin, may nakita kaming nakakakilabot. Ito yung tissue din kanina sa loob. Tapos parang sinunog na siya. Tapos merong tali dito. Hindi to basta tali, guys. Alambre. Sobrang creepy ng mga nakasulat dito. At hindi ito magandang sinyales. Isa itong babala na may nakatingin sa amin dito. Kaya binilisan na namin ang pag-iikot. Tuloy-tuloy ang boses. At dito pa mga pera-perasong parte ng bubong nila. Ito ata yung isang bubong nila, guys. Kasi yung bubong nito dati, kulay blue. Iche-check sana namin kung anong meron sa hallway na to. Nang bigla na lang. Sobrang bilis at sigurado kami hindi ito anino ng tao. Guys, may dumaan. Pagkita nyo. Kita mo. Oo. Shucks. Dito na lang tayo. Dito tayo. Huwag tayo. Kaya dumiretso na lang kami sa katabi nitong kwarto. Dito na lang, dito na. Sobrang creepy. Pero may bigla na lang tumapik sa kamay ko. Grabe. Scary.
Pumasok na lang kami agad sa kwarto para tingnan anong meron dito. Meron ditong wheelbarrow, guys. Marami, sobrang luma na ito. Meron din kami nakitang upuan at tali dito. May nagdabog. May naririnig din kaming dabog, okay. Pero hindi na namin pinansin. Guys, nandito pa lang kami sa baba pero ang dami nang nangyayari. Meron kaming nakitang nakakakilabot sa banyong to. May tap sa loob. Oh my God. Isang nakakatakot na mensahe at lumang tab. Hindi natin alam, guys, baka may namatay na dito. Ito yung flash nila dati. Tapos ito siguro, ito yung bowl. Pinuntahan namin ang kwarto kung saan tumagos ang anino sa hallway. Papasok nang kita namin to. Oh my God, meron na naman. Mga numero ng masasamang elemento kagaya sa ghost ship. Pag may ganito kasi parang alam ko na yung nangyayari. Chinek namin anong meron sa kwarto. At nang malapit na kami, ito ang bumungad sa amin. Feeling ko dito yung record. Marka ng masasamang elemento. Dito namin napagtanto na may kinalaman ito sa boses na parang nagre-ritual kanina. Feeling ko nandito tayo sa room kung saan sila nagre-ritual, guys. Yung chills. Nakakilabot sobra. Sobrang bigat ng pakiramdam namin sa kwarto na to. Nahihilo na ako dito sa kwarto na to. Kaya nagdasal kami. Kailangan natin magdasal. Dasalan natin to. Pero may hindi ata natuwa sa ginawa namin dito. Kasi baka ito mangyari. Dahil bigla na lang. May nagdabog na malakas dito. Nagmadali kami agad dahil hindi kami sigurado kung elemento o tao ang nasa loob ng kwarto. Tayo dito. Hirap dito. May narinig. Narinig mo? Umalis kami agad sa side na to dahil bumibigat lalo ang pakiramdam namin. Malaking bagay sa amin ang suporta at komento mo sa ginagawa namin dito. Kaya sana huwag mo kalimutang mag-subscribe at i-share itong video. Chinek namin ang harap kung anong meron dito. What? Oh my God, guys, tingnan nyo to. Grabe. Ano yun? Grabe to. Nakita namin ang lumang hagdan nila. Si Rana, pero kita pa rin ang bakas ng pagka-elegante niya dati. Shucks, sobrang ganda siguro nito dati. Ito yung parang sa Titanic na hagdan. Grabe, yung ganda. May nakita kaming mga container dito. Ito yung para saan to? Grabe. Plastic to eh. Kung sa atin to, binenta na to sa junk shop. Dito eh, nayaan lang oh. Tiningnan namin kung anong itsura nito sa labas. Grabe, tingnan mo to. Kahit luma na siya, guys, pero nandyan pa rin yung beauty niya. May mga naririnig kaming kalabog sa loob kaya bumalik kami para tingnan to. May kalabog sa taas. Sinubukan namin akyatin ang hagdan. Paakyat na kami, pero dahan-dahan lang kasi medyo ano na. Sira na. Mahirap na akyatin ko. Try natin yung kabila. Dito lang. Kaya naghanap na lang kami ng ibang daan. Bilisan na natin kasi gabi na. Dilim na, guys. May nakita kaming maliit na daan sa baba ng hagdan. Sobrang dilim at nakakatakot ang itsura nito. Meron siyang ano, sa baba. Sa baba ng hagdan. Wala na rin to. Paano tayo makaakyat dun? Dumiretso kami sa gitnang kwarto. Baka sakaling may maayos na daan paakyat. Tabi-tabi po, dagaan lang po. Hindi ko alam kung ano. Andito pa mga ibang gamit pang kusina pero naaagnas na. Napatigil kami bigla dahil sa narinig namin dito. Tama na, may tumutulong sa labas. Matay pala ipo. Parang may pumakanta. Tayo na malahibo ko. Same. Habang palubog ang araw, mas dumadami ang naririnig namin dito. Bisa na natin. Lumabas na kami agad para tingnan anong meron sa taas. Mas lalo kaming kinilabutan dahil naalala namin na ghostman pala dito sa kanila. Ibig sabihin, bukas ang lagusan ng mga elemento at espiritu papunta sa mundo ng mga buhay sa mga oras na to.
Wala kaming makitang ibang daan kaya sinubukan ulit namin akyatin ang hagdan. Kailangan magdahan-dahan dahil marupok na ang mga apakan at anytime pwede kami bumagsak. Oh my God! Pagdating namin sa taas, ito ang nakita namin. Oh my God, grabe dito. Sobrang lawak ng mga espasyo pero ramdam mo dito ang lungkot sa bawat sulok ng madadaanan mo. Years ago, puno to ng mga masasayang tao. Pero ngayon, ito na siya. Imagine mo dati, yung mga kalsada dyan. Kaso ngayon, dahil napabayaan na, puro na siya po. Chinek namin anong meron sa floor na to. Kanina dyan tayo galing. Kinain na rin siya ng puno. Third floor pa kaso wala na tayong maakyat. Wala na yung hagdan. Nakita namin dito ang mga naiwang bakas ng pagbomba. Ang tama ng bomba dito guys. Ito. Gano'n talaga siya. Meron pa yung mga switch dati. Halatang luma na talaga kasi pabilog pa yung switch nila. Napatigil kami bigla dahil may narinig kaming boses sa baba. Guys, may sumisigaw. Sobrang creepy. Sa gitna ng gubat to guys. At mas lumakas pa to nang lumipat kami ng pwesto. Friend mo? Kaya binilisan na namin ang pag-ikot sa floor na to. Tara, huwag mo na pansinin yan. May naamoy kaming kakaiba sa isang kwarto dito. Oh my God, meron silang pag dito guys. Wala kaming kaalam-alam sa madidiskubre namin dito. May mga numero din ng masasamang elemento. Ito. At pagtingin namin sa baba. Yeah. Dali-dali kaming umalis na parang walang nakita. At habang pababa, may mga kalabog kaming naririnig. Na para bang ayaw nila kami sa palapag na to. May tumunog, may tumunog. Dandan, dandan. Sobrang hirap pababa at habang padilim ng padilim, mas lalong dumadami ang naririnig at nagpaparamdam sa amin. May nakita kaming creepy na hallway sa likod ng hagdan. Grabe. Sobrang nakakaba dun sa taas, guys. Sobrang creepy dun sa taas. Che-check sana namin kung anong meron dito, pero may bigla na lang. May biglang bumagsak at dumaan sa mga paa namin. Tiningnan namin anong meron sa loob, baka may tao dahil may mga naririnig kaming tunog. Tawa dyan? Sunod-sunod na kalabog ang sumalubong sa amin dito. Narinig mo yan? Narinig mo? Habang papasok kami, may narinig kaming tumakbo sa kabilang kwarto. Dito pa yung mga ano nila. Dito pa yung mga ano nila. Dinadaan na lang namin sa pagbibideo ang kaba namin dito. Ito yung mga lababo nila. Dito pa yung ibang mga gamit guys. Pinuntahan namin kung saan nanggagaling ang tunog kanina. Dito nakita namin ang isa pang nakakakilabot na hallway. Parang may naglalakad. Meron din hagdan dito kaya chinek namin saan ito papunta. Dito pa yung mga chinelas. Di namin alam saang parte na kami napunta. Di ko na alam saan ito. Pero parang hinihila kami pabalik kung saan kami galing kanina. Bakit? Saan tayo dumaan kanina, diba? Shucks mo. Kaya nagmadali kami agad bumalik sa baba. May naaamoy kaming malansa sa katabing kwarto kung saan may tumakbo. At pagdating namin sa loob, nakakapangilabot ang nadiskubre namin. Oh my God. Isang tab na may mga numero ng itim na elemento. Kulay pula at malansa ang tubig nito. Malamang sa malamang konektado ito sa boses ng ritual kanina at sa kwarto kung saan may nagsasamba. Dugo yan. Oh my God. Sobrang creepy guys. Nilapitan namin para tingnan anong meron sa loob. Pero nung tiningnan namin sa bandang taas nito, shit, may buhok. At
may hindi ata natuwa sa ginawa namin dito. Dahil bigla na lang. Hello? May narinig kaming tunog ng tungkod. Sobrang bigat na ng pakiramdam namin na parabang ayaw na nila kami paalisin. At tama nga ang hinala ko. Biglang may gumalaw sa tubig at iba't ibang tunog na rin ang naririnig namin. Laban yun. Narinig mo? At lalo kaming kinabahan dahil sobrang bilim na sa gubat. Hindi ko naman kita yung daan. Wala na akong makitang tissue. May narinig kami mga yapak ng paa papunta sa amin. Ito. Sobrang bilis at papalapit na lalo sa amin. Hindi natin alam ang mga nangyari dito simula nang inabandon na ito. Pero sigurado, hindi lang mga elemento at espiritu ang mga namamahay na dito. This year, we are trying to reach 100,000 subs. And sana, napasubscribe kita.